heading to Subic, and she's gonna order some Starbucks coffee. Biglang lumakas ang ulan dito sa Angeles, but here it is. Ito na, pabiyahe po. We're gonna take that trip. Kasama ko yung aking beautiful baby. Ay, kumakain. What are you eating, baby? Cookies. Oh, cookies. Yan. Kasi gusto ko ma-train siya. Gusto ko ma-experience niya yung talagang close encounter with these poor animals, no? Mga wild animals na ito dito po sa sanctuary sa SBMA Subic. Ano po? So, pumunta tayo doon, magbibigay tayo ng konting support galing po sa isang nagbigay po ng konting tulong, ano po, ng isa po sa mga viewers natin sa Amerika. So, nagpapasalamat tayo. It's not that much, but still, support is always support. So, we are thankful and we are grateful. So, tignan natin ano mangyayari. Kunin muna natin yung kape ni Donya and dito sa Star is Box. Palakas para sa biyahe. So we are almost there at this is the only stop na meron, which is siyempre walang kamatayan, 7-Eleven. So bili natin ng konting pasalubong yung caretaker, meron siyang food. So bili tayo ng paboritong fried chicken, ano? Chicken meal. Sa salubong natin. And then, malapit na tayo sa sanctuary. And then, bumili tayo ng tinapay para dun sa mga paborito natin, mga monkeys. Yan, bigyan natin sila ng tinapay. Paborito nila yan. Oh, walang saging eh. Sorry. And, and so, tinapay na lang. And then, we'll see you guys at the sanctuary. Pag-ibagin na lang. Maraming puno doon. Pero paano yan? Pag may mate ninyo ito, tsaka yun? Candice? Put the camera. Magkasama na talaga sila. Ah, babe. Wala. Kaya nga, wala na nga siya. Try ko mag-data. What are these? Haplos lang. Sige na, haplos lang. Ayaw. Haplos lang. Ang lambot nyo, ang kinis niya. Ayaw. Sige, haplos lang. Ayaw na. Ito mga kaibigan natin, mga pasaway. Dito na tayo dadaan. Ayan. Okay. And when I say pasaway, come here, baby. When I say pasaway, talagang pasaway sila. Kasi ito ang mga napakakulit na monkeys. Ayan, o. Oh, may mga pabales. Huwag ka masyado malapit, ha? Wait. Nasaan si Rufa dyan? Saan si Rufa? Buti alam niyo. Tapos yung isa lang po yung ginigay po. Ginigay po yung isa. Oo nga, ayan o. Makulit kayo. Makulit ikaw o. Makulit ha. Iiwan dito. Dito mo lang ilagay sa tao nito. Oo. Ihagis mo dyan. Dito. Yan, lagay.
Yeah. Hindi mo bibigay lahat ko ito po. Sa bagay. Saka siya lang lahat. Oh. Kukunin niya lahat, oh. Yung isang subo lang, oh. Ay, makulit, no? Makulit ikaw. Parang yung sobrang white kulit. Ay. Bad monkey. Ayun! Ay, kilusalbahe kinuha. Ano yung baby, oh. Ayun, sige, run. Ay. Ano? Sandwich. Ang kulit nila talaga, no? So, usually, sir, anong food na mga ito? Itong mga monkeys natin? Prutas, no? Mamaya po, sir, mga alas 3 po. Oo. Magpupud na po kami. Mamayang alas 3. Kasi yun po yung time. Feeding time nila alas 3. Okay. So talaga may sinusundan pa silang may sinusundan pa silang dietary yung time talaga ng pagpakain sa kanila, no? And then lahat ng food nila, bro, ito nang gagaling ito sa donations, no? Wow. Okay. No, interesting point ang sinasabi niya. Kasi ang tanong ko sa kanya, bakit parang tila baga? parang sobrang wild yata nila. Eh ngayon pala, yun ang dapat ma-accomplish dito. These guys need to be wild. They have to stay wild. Kasi kung hindi po sila magiging wild, hindi po sila magsusurvive. Tama. Pag binalik sila sa wild, eh. No? Kasi po dito po sa area na ito, mukhang masyadong nasanay na ito. Pinapakain po ng mga turista. No? Ako po, medyo guilty din po ako sa bagay yun. Bakit po? Kasi pag nakikita po natin sila sa kalsada, talagang parang hindi ko alam kung sinasadya nila, parang kaawa-awa ang kanilang itsura, no? Humihingi ng food. So tayo naman, nung naaawa tayo, at the same time na-impress, gusto natin silang i-video, gusto natin silang pinicture, ipipicture, binibigyan natin sila ng, or hinahagisan natin sila ng food. Technically, it's not supposed to be that way, no? But again, yung marami sa kanila, may mga natamaan ng sakyan, may mga injuries, no? Kaya inaalagaan sila dito, and they need to be taught how to be wild and to stay wild bago po sila i-release ulit. Tama ba ako, sir? Tama yan. Dami kong natutunan dito, no? Ha? Bulag na siya? Oh my God! As in? Baka pa na lang po yung pagkain niya. Ay! Anong pangalan niya? Miss G. Babae siya? Okay. Paano, nabulag siya because of old age. Oh, hey, Miss G, alam ba nila yung pangalan nila? Ano po, pagka, ano po? Miss G, come here, baby. Ay, nangangapa siya, oh. You know, kinakapa niya yung food. Oh my God. Iabot niya lang po sa kanya kami niya po. Oo. Miss G, ay. Miss G! Hey, baby! Miss G! Miss G! Miss G! Ayan po. Come here, baby. Ayun. Bro, parang tao na. Alam mo yung tao pag matanda na nanginginig yung kamay. Oh my God. Ay, Diyos ko. Come here, baby. Ito. Yan. Ay, grabe. Babes, halika dito. Tingnan mo. Ito, nakakaawa talaga. Napaiyak ako. Babes, tingnan mo. Hindi. Pag inabak mo yung food, tingnan mo yung, parang matanto. Oh, nanginginig-nginig siya, oh. Miss G, you're so beautiful, you're still beautiful. I was gonna take care of these. If not us, no? So Miss Gigi is blind of old age.
Ano yung dito niya? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay lang. It's okay. You're okay. You're okay. You're okay ka lang. Okay ka lang. Okay ka lang. Some years ago, kaming dalawa ni Doña M, wala pa kaming kotse doon, nakamotor kami, namasyal kami dito sa Subic. Nakita namin, doon sa may parang malagubat ang dating, maraming puno, malalangin puno. Nakita namin, puro itim, parang mga lumilipad. Kala kong ano yung mga lumilipad. So, skeptical ako hanggang sa napansin ko, parang mga paniki yata yung mga ito ha, parang ang laki. Eto po sila. Ayun, napakalaki po mga paniki na ito. Malayan fruit bat din. Ah, okay, okay. So, yan, bata pa yung bata. Lalaki pala ganito. Ayan, o. O yan, pakakainin natin ngayon. We are privileged to witness, no? Ayan, tingnan nyo, prutas, o, oh, papaya. Sige, bro. Pero, kinakain pa niya, eh. Kanyan lang. First time. Oh, mas mahaba, o. Oh. Mas mahaba. Alam, may lumalapit sa taas, bro. Ito, baby. Ayun. I have to admit, medyo naano ako. Ayun na sa taas, yun. Uy, grabe. Nakaka-intimidate ng konti. Konti, nakaka-intimidate. Pasaway daw to, pasaway. Whoa. Ah, ito, golden crown ito, no? May yellow yung ulo niya. Uy, uy. Babes, tingnan mo. Oh my God, wow. Woo. Ito. Ayan, si Vladimir. Mabait. Si Vlad, pambihira. Nakarating dito si Vladimir. Buisit na Vladimir Putin na yan. Salot sa mundo. Ayun, ay siya, no? Ay, ayan na siya, no? Ito dito na medyo naano ako dito. Yan si Cloud Rat po yan. Umaabot po daw ng 10 kilo ang isa nito pag nagkataon. Galing pa ng Cavite ito? Diyan po siya nakuha pag may graduate ko ng Subic sa pare. So meron tayo mga ganito dito sa Subic. Sa forest sa kagubatan natin dito talaga. Kinakain ba yan? Hindi. Bakit parang ako yung gusto niya? Ako yung mga tingin niya may nakakaano no, nakaka kalain yung daga po yan. Ito mga sakalam. Yung agila na tinorture na kinukuwento ko sa isang video ko. Kung makikita po ninyo bakit ang liit po ng kanyang peak. Yan po kasi pinutol po yung peak niya. So, unti-unti na po siya gumagaling. What a beautiful, beautiful eagle. Absolutely beautiful. You know? Go, lipad. Sige, lipad. Lipad. Uy. You know? This guy has gone through a lot. You know? Dahil po sa cruelty po ng mga tao. No? Mga walang puso. I just love eagles. Alright, next stop. Mga sakalam, napakagandang mulawin. Ito adult na po ito. Ibang iba po yung itsura niya. Napakaganda po. Again guys, these guys, they need our help, you know? At wala pong ibang tutulong, no, kundi tayo lang po. It's such a privilege to be in the midst of this beautiful eagle. I know. You know, oh my goodness, ang ganda. Oh my God, look at that, oh my goodness, you know, yan ang kanyang corona, you know, ito ang tingin niya sa akin, oh. Nakatingin sa akin, uy, grabe yan, hindi po nakataas yung corona niya mga sakalam, no? Yan, ganyan lang siya, hindi nakataas,
hindi po ako na-intimidate sa mga ito. Dahil I am so in love with eagles. Napakaganda nila. Napakaganda. Nandito ako sa mismong... I can't believe I am in the midst. Look at that. Look at that. Ang ganda. Ayun, isa sa taas. Nakatingin pa. Nasaan ba isa? Nakatingin pa rin. Oh, nakatingin pa rin sa taas. You know? Nakatingin pa rin. Hindi ako takot. Hindi ako takot sa kanya. Napakaganda. It humbles me to be in their midst. Just amazing. Picturein natin. Mga sakalam, tingnan yung itsura niya, oh. So, binabantayin niya ako, tinitingnan niya ako ano yung mga kilos ko. Medyo naka-ano na siya, nasa medyo konting attack mode, konti lang. Konting attack mode lang. Pero grabe. I mean, you no harm. So, alam nila 'yan. Oh, sinusundan niya po ako, tingnan niya. Susundan niya ako. You know? Grabe. Oh my God. Oh my God. Hello. Hello, Mr. Iguana. Hello, Mr. Iguana. Hello. Ito, si mas malaki ito. Dalawa po yung isang ano, gutom siya. Ang dating bit, sir. Yung kasabay po nito, ang punong dating bit. So, ito yung kaibigan natin na wild pig. Dati napakapayat. Ang pangalan po nito ay Marcelino. Ay, si Lino pala. Lino, kasi galing po siya ng San Marcelino. Hello, Lino. You know? Ito, pasukan natin. Hey, buddy. Hello. Hello. Hey, buddy. Hello, buddy. Hello. Hello. Okay lang, don't worry. Don't be afraid. Diba? These so much things that you can learn from wild animals such as these. Oh, si itong si Lino, you know, kumakain. Ayan. Eh, Lino, dungis-dungis mo. Lino, kumusta na? Oh, ano? Kumusta na? Oh, taka mo, Lino, tumataba ka na, ha? Ah, tumataba na po si Lino. Lino, the wild pig. And Scarface. Beautiful turtle. You know? Napakaganda niya. Yeah? Come here. Come here. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Ganda niya. Grabe. So the story behind Scarface, believe it or not, galing pa po siya ng Africa. Tinanong ko si Tatang, paano ito nakarating ng Pilipinas? Inahuli po ng? DNR po. DNR? DNR? Ano yun? DNR. No? So saludo po.